may kawili-wili sa pakiramdam ng takot. Kaya gusto natin tong maramdaman pa ulit-ulit. Yun ang rason kung bakit ang daming pumupunta sa mga haunted house tuwing Halloween. Pero di lang bastang attraction ng mga lugar sa listahan natin ngayon. Meron daw totoong mga multo sa loob nila. At makakaramdam ka ng panganib habang nandun ka. Iba't ibang lugar ang tatalakayin natin. At ang nasa dulo ang pinaka-haunted na bahay sa US. Samahan mo ko hanggang dulo dahil takot na ako. Ito ang 10 pinaka-nakakatakot na haunted na lugar. Ika-10, ang Chaunei Church sa Beijing, China. Ang Chaunei 81 o mas karaniwang kilala sa pangalang Chaunei Church ay unang tinayo noong 1910. Kahit na ganun ang pangalan nito, hindi ito ginawa para maging simbahan. Dati itong North China Union Language School, kung saan tinuturuan ng Mandarin Chinese ang mga missionary na galing sa kanluran. Naging simbahang katoliko ito noong 1930s hanggang kinuha ng communist government yung gusali noong 1950s. Sa totoo lang, di tiyak ang alam natin tungkol sa kasaysayan nitong gusali at marami pa tayong di alam tungkol sa pinagmulan nito. May isang nakakakilabot na kwento tungkol sa Chaunei Church. Sinasabing naging bahay daw to ng isang pinuno ng Chinese National Party noong 1949. Nagpakamatay daw yung asawa ng pinuno sa loob ng bahay at nandun pa rin daw yung espiritu niya. May isang kwento ng 3 construction worker na pumasok sa bahay at di na nakitang muli. Nakatayo pa rin yung abandonadong bahay at tinuturing tong pinaka-haunted na lugar sa Beijing. Lagi rin daw mas malamig yung loob ng gusali kesa sa labas. Ika-9, Kelly's Castle sa Malaysia. Sinimulang itayo ng isang Scottish planter na nagngangalang William Kelly Smith itong di natapos na mansyon. Regalo niya dapat to sa asawa niya, pero namatay siya sa pneumonia habang bumibili ng elevator para sa mansyon sa Lisbon, Portugal. Pagkatapos ng pagkamatay niya, ayaw nang bumalik ng asawa at mga anak niya sa di natapos na mansyon. At wala na rin siyang kamag-anak na gustong pumunta ng Malaysia. Napabayaan na yung mansyon dahil dito, pero parang merong pa rin mga nilalang na pinipiling tumira dito. Ayon sa mga photographer na pumupunta sa lugar para sa mga halaman at hayop doon, meron daw silang nakikitang mga multong nakatayong malapit sa mga bintana. Nandun din daw si Kelly Smith. Kahit na sa Portugal siya namatay, minumulto niya raw yung pasilyo sa second floor. Nalulungkot siguro siyang di natapos yung dream house niya. Nakatayo pa rin yung mansion ngayon. At pwede ka bang mag-book ng pribadong tour sa lugar kung di ka takot. Ika-8, ang Langham Hotel sa London. Ang 150 years old na Langham Hotel ay mahalagang bahagi ng buhay ng mayayaman sa London. Madalas daw natutulog dito ang mga manunulat na sina Oscar Wilde at Mark Twain. Naging tagpuan din yung marangyang hotel ng isang sikat na kwento ni Sherlock Holmes, ang A Scandal in Belgravia ni Sir Arthur Conan Doyle. Pinalitan ng pangalan ito ng Langham Hotel noong 1991, pagkatapos ng 5 billion pesos na renovation. Hanggang ngayon, isa pa rin to sa pinaka-iconic na hotel sa London. Hindi lang mayayaman at sikat na tao ang makikita dito. Meron ding sikat na mga multo. Ayon sa mga tao, may nakita na raw na 5 multo sa 500 na kwarto ng hotel. At ang room number 333 daw ang pinaka-haunted sa lugar. Yun pa lang yung nakikita sa ngayon. Pero dahil napakalaki nito at napakatagal nang nakatayo, posibleng makakita ka ng marami pang ibang multo sa hotel. Baka nga sikat pa yung makita mo, tulad ni Napoleon III, ang unang pangulo ng France, o isang German na nobleman na nagpakamatay sa loob ng hotel. Ika-7, Boy Scout Lane. Ang Boy Scout Lane ay isang liblib at maliit na kalsadang natatagpuan sa Linwood, Portage County, Wisconsin, USA. Ito ang isa sa pinaka-haunted na kalsada sa mundo at paksato ng maraming paranormal investigation. Sikat to sa mga batang gustong makaranas ng kababalaghan. Nanggaling ang pangalan nito sa isang trahedya noong 1950s o 60s kung saan namatay ang isang tropa ng mga Boy Scout habang papunta sa kanilang camping trip. Minumulto raw yung kalsada ng mga Boy Scout na namatay doon. Walang aspalto yung kalsada, dumadaan sa gubat at di mukhang kakaiba. Pero marami pa rin dumadaan dito para makakita ng multo. Ika-6, La Recoleta Cemetery sa Buenos Aires. Matatagpuan ng Cementerio de la Recoleta sa Purok ng Recoleta sa Buenos Aires at tinuturing tong isa sa pinakamagandang sementeryo sa buong mundo. Tinayo to noong 1822 at punuto ng magagandang puntod, detalyadong statwa,
at malalaking puno. Nakalibing dito ang marami sa sikat na taong taga Buenos Aires, tulad ng artistang si Eva Perón, ang dating first lady ng Argentina. Marami raw espiritong naglilibot sa Recoleta. Isa sa pinakasikat na kwento ay ang kay Rufina Cambaceras, isang mayamang 19 years old na babae na anak ng sikat na manunulat. Ayon sa kwento, naipagpaliban ang kanyang libing dahil sa malakas na ulan. At nung tumigil na yung ulan at ililibing na siya, nakitang nakabukas yung kabaong niya at mukhang kinalmot yung loob. Buhay pa raw yung babae at nagising siya pagkatapos ng catalepsy. May isa pang kwento tungkol sa espiritu ni David Alieno, isang gravedigger na 30 years nang nagtatrabaho sa sementeryo. Ayon sa kwento, hinintay niya lang daw matapos ang sarili niyang puntod bago siya nagpakamatay. Sinasabi ng mga tao na naririnig pa rin daw yung tunog ng mga susi niya habang naglilibot siya sa sementeryo. Ikalima, ang Castle of Good Hope sa Cape Town, South Africa. Tinayo noong 17th century ng Dutch East India Company ang Castle of Good Hope at ito ang pinakamatandang gusali sa South Africa. At malamang na ito rin ang pinaka-hunted. Sikat na tourist attraction na ito ngayon. Meron tong tatlong museo at memorial ni Krotoa, ang pinuno ng Koi Nation. Ang mahabang kasaysayan ng lugar siguro ang dahilan sa mga kwento ng multo. Nakita yung unang multo noong 1915 nung may matangkad na lalaking nakitang tumatalon mula sa isang pader ng kastilyo. Huwag kang mag-alala dahil nakita pa naman siya ulit na naglalakad sa pagitan ng mga baluwarteng Leerdam at Orange. Ang isa pang sikat na multo ay ang Lady in Grey na madalas na nakikitang tumatakbo sa loob ng kastilyo habang tinatakpan niya ng kamay ang kanyang mukha at umiiyak. Pero di na siya nakitang muli pagkatapos matagpuan ang katawan ng babae sa mga paghuhukay. May iba pang di mapaliwanag na pangyayari tulad ng kampanang tumutunog mag-isa at ang multo ng itim na aso na nilulundagan ng mga bisita bago bigla ang nawawala. Ika-apat, ang Separate Prison sa Port Arthur, Australia. Hanggang nung dulo ng 1800s, nakakulong ang pinakamasamang mga kriminal ng Britain sa Separate Prison sa Port Arthur, isang liblib na bahagi ng Tasmania. Pinapatakbo yung separate prison gamit ang silent system kung saan sinusuotan ng hood ang lahat ng preso, nilalagay sa solitary confinement at bawal silang magsalita. Napakasama raw ng kondisyon dito na maraming preso ang nagpapatayan dahil mas pipiliin nila ang parusang kamatayan kesa magtagal sa kulungan. Pero mukhang di pa rin pinapakawala ng kulungan yung mga preso kahit patay na sila. Daan-daan daw ang naglilibot ditong multo ng presong nakahood sa gabi. Marami na yun para sa kahit anong lugar. Pero parang kulang pa yun para sa separate prison dahil libo-libo ang unmarked grave sa paligid ng kulungan. Museo na ngayon yung dating kulungan at bukas to sa publiko. Tanggap nila ang reputasyon nila bilang haunted na lugar at gabi-gabi silang may mga ghost tour. Ikatlo, ang Hellfire Club sa Montpellier Hill sa Ireland. Isang hunting lodge ang Hellfire Club na tinayo noong 1925 para kay William Connolly, isang Irish na parliamentary speaker. Galing sa sinaunang mga passage tumbang mga batong ginamit upang itayo yung mga gusali at nagalit daw ang demonyo dahil sa kakaibang building material at lagi nang mauugnay yung lugar sa supernatural dahil dito. Naging tagpuan to para sa isang maliit na grupo ng mayayamang taga Dublin at ginamit din daw nila yung lugar para sa kahalayan at pagsamba sa demonyo. May mga kwento dito tungkol sa pagsakripisyo ng hayop, mga black mass, taong may paa ng kambing at pagpatay ng tao. Pinakasikat na kwento ay isang pangyayari kung saan bumisita sa lugar ang isang demonyong kinopi ang anyo ng tao at nakipaglaro ng baraha sa mga miyembro ng Hellfire Club. May nahulog daw na baraha habang naglalaro sila at nung pinuluto ng isang lalaki, napansin niyang paa ng kambing yung paa ng bisita nila. Pagkatapos niyang makita yun, bigla na lang daw naglaho yung bisita gamit ang isang malaking bola ng apoy. Popular na puntahan ng Hellfire Club sa walking trail na dumadaan sa Dublin Hills. Merong mga ghost tour sa lugar para sa mga taong gustong makaranas ng supernatural. Pag sumama ka raw sa mga ghost tour, baka makakita ka ng multo ng itim na pusa o espiritu ng batang babaeng pinaniniwala ang nilagay sa loob ng barrel, sinunog at pinagulong pababa sa burol bilang katuwaan. Ikalawa, ang Ancient Ram Inn sa Gloucestershire, England. Kilala tong lugar bilang isa sa pinaka-haunted na lugar sa mundo at na-feature na to sa mga palabas tulad ng Most Haunted at Ghost Adventures. Pero napakarami pa rin ang bumibisita dito at mayroon ding sumusubok matulog dito. Sinabi kong sumusubok dahil madalas na umaalis na lang yung mga bisita sa kalagitnaan ng gabi dahil sa mga multo.
Tinayo yung inong 1145 at ginamit ito ng mga pare bilang tuluyan ng mga alipin at trabahador nila na tumulong sa pagtayo ng St. Mary's Church. Pinaniniwala ang sanhi ang pag-redirect ng tubig papasok sa ancient Ram Inn ng pagbubukas ng portal ng dark energy. Dito raw nagsimulang lumitaw ang mga multo sa lugar. Minumulto raw ang witches room ng babaeng binintangang mangkukulam na sinunog ng 1500s. Meron din daw ditong priestess na nakikitang nakaupo sa isang kama, sinturyo na nakakabayo na tumatago sa mga dingding, sigaw ng babaeng di nakikita, monghe sa loob ng pinaka-haunted na kwarto, at succubus na humihiga sa kama kasama ng mga bisita. Extra service daw yung huli. At ang pinaka-nakakatakot na haunted na lugar, ang Myrtle's Plantation sa Louisiana. Kilala ang Myrtle's Plantation bilang pinaka-haunted na bahay sa Amerika. May 10 taong pinatay dito, kaya di nakakagulat na maraming multong nakikita dito. Ang pinakasikat ay si Chloe, na pinutulan ng tenga ng kanyang kasintahan. Nakasuot siya ng berdeng turban at tinititigan niya ang mga bisita habang nakahiga sila sa kama. Nakita pa siya sa isang litrato. Nakita rin sa isa pang litrato ang babaeng tinatawag na Ghost Girl. Nakikita siyang sumisilip sa bintana ng bahay. Meron ding batang tumatalon sa kama, sundalo at voodoo priestess. Nandito rin ang multo ng dating may-ari na nabaril sa dibdib. Dahan-dahan siyang umaakyat sa hagdan kung saan siya namatay. Kahit na napakaraming multo dito, 12 rooms na bed and breakfast na ngayon ng plantation. Merong mga ghost tour na ginagawa dito. Pwede kang mamili sa pagitan ng day tour at mas nakakatakot at sikat na evening tour. Sapat ba ang katapangan mo para bisitahin sa gabi ang mga lugar sa listahan? Sabihin mo sa comment section sa baba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at magkita-kita tayong muli sa susunod na Pinoy Top 10. Paalam!